Hi guys, so marami nagtatanong kung paano daw mag-axe. Dami na chat-chat sa akin eh. So ngayon, tuturo ako kayo kung paano mag-umpisa o gumawa ng team. Ano yung mga kailangan, tsaka yung mga do's and don'ts kapag mag-uumpisa ka na sa axe. Hi guys, so marami nagtatanong kung paano daw mag-axe. Dami na chat-chat sa akin eh. So ngayon, tuturo ako kayo kung paano mag-umpisa o gumawa ng team. Ano yung mga kailangan, tsaka yung mga do's and don'ts kapag mag-uumpisa ka na sa Axie. Okay, simula na tayo. Dito, ito yung marketplace. So makikita mo, ito yung mga Axie. Tapos, at first, download nyo muna yung extension na Freaks Axie Extension. Once na na-download nyo, pag titignan nyo yung Axie, makikita nyo dito, yung talong, yun yung breed. Okay lang kung nag-uumpisa kayo, huwag nyo muna pansinin yan. Tapos, eto, try nyo yung base. Kung pag-clinic nyo yung base, tapos na-download nyo na yung Freak Axis Extension, makikita nyo yung pureness niya, yung sa mga skill. Dito nyo palang pipiliin nyo yung base kulay dilaw, so dapat maraming dilaw yung pipiliin nyo. Yan. Pag maraming kulay, yan yung mga chop suey na halo-halo yung mga parts niya, tsaka skills. Para makita mo yung pureness, i-ano mo sa 4. Pag nag-umpisa ka, 4 is okay lang. Pag yung mga 5 and 6, pang malakasan na yun. Eto, yan, mga nutcracker. Yan, madaming dilaw yan sa beast. Maganda yan. Pero titinan nyo pa rin yung mga skills niya. Sa pagbuo ng team, maraming dapat i-consider. Yung sa mga skills, gagawa na lang siguro ako ng video para ma-explain yung isa-isa. Ito, ang sunod yung i-explain yung sa kung anong usong meta ngayon sa pagbuo ng isang team. Sa isang team kasi, tatlong axe ang kailangan. So, ang karaniwan na team, isang beast, isang plant, tsaka isang bird or aquatic. Tatandaan nyo na ang plant, ito yung front lagi sa team nyo. Ayan yung tank tsaka healer. Tapos yung beast, ito yung parang lagi nasa gitna ng team nyo. Ito yung pwede rin siyang healer, pwede rin siyang damager. Tapos yung panghuli, yung aquatic or bird, sila yung pure damage nyo. Kasi kung makikita nyo, pag titingnan nyo yung mga skills niya, talagang sobrang solid, talagang malalakas yung damage. O example natin. Kasi ang bird ko, 6 of pureness. Pureness is talagang bird siya, wala siyang halong ibang parts. Ito. Ayan, puro pink. Kulay diba ng bird is pink. So, kailangan mas maganda pag puro pink ang pipiliin mo. Ayan, tinan mo yung mga attack niya. 110, 120, 120, 40. Ang kagandahan dito sa bird, mataas ang speed. Ang speed, pag sa PvP, pag apat na card ang gagamitin mo, sobrang laking chance na mapapatay mo agad yung Axie. Ganon din sa aquatic. Sa aquatic, marami rin gumagamit nito as Ito, solid to. Pureness kasi. Ito, mataas din ang speed niya, pero yung mga skills niya talagang solid din. Pero may mga buffs kasi siya pag umatake. Tingnan mo. Ito, apply speed, apply attack, and target last stand, apply speed. So ikaw, kung anong gusto mong damager, aquatic or bird. Sa akin kasi bird. Bird is for speed, aquatic is pagpalagay din ng buffs. Yun. Yun nga, ang isang team, ang karaniwan, isang beast, isang plant, isang aquatic or bird. Yung mamili na lang kayo. Tapos meron din pwede ring dalawang plant, tapos isang damager na aquatic or bird. Meron ding dalawang plant, tapos isang beast. Tapos dalawang plant, isang aquatic. Yun, depende rin sa inyo yun.
wala namang kaso yun doon. Kung gusto nyo magsimula, masasanay at masasanay rin kayo sa paggamit ng aksi nyo. Yun, so tapos na pag-explain ko sa ano, sa mga team kung anong gusto nyo. Kung ako sa inyo, ang offer, ang ano ko sa, ang payo ko sa inyo, isang beast, isang plant, tapos isang damage na aquatic or bird. Kung nag-uumpisa lang kayo, i-try nyo yung pureness 4 or 5 para kasi masyadong mahal na yung 6. Okay? Yan. Thank you. Yan. Kaya nga pala, huwag nyo kalimutan mag-subscribe kung nagustuhan nyo yung video para makatulong na rin sa channel ko. Okay? Thank you.